Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nandito naman po tayo mga kapatid sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral hinggil sa tinatawag na bay, ibig sabihin ay ang pagbibintahan, pagbibusiness, o kaya ay pangangalakal. Ang magiging paksa natin sa ngayon, mga kapatid, ay ang tinatawag na al-khiyaratu fil bay. Al-khiyaratu fil bay, ibig sabihin ito, mga kapatid, ay ang mga opsyon sa bay. Alam na natin ang kahulugan ng bay ay ang pagbibenta, pangangalakal, o kaya ay pagbibusiness. Mga opsyon. Ang mga opsyon na ito, mga kapatid, ay mayroong tatlong uri. Unang-una ay khiyarul maglis. Pangalawa ay khiyarul syart. Pangatlo ay khiyarul aib. Ibig sabihin ng opsyon, mga kapatid, ay yung nagbibinta at saka yung bumibili ay mayroon silang karapatan na ibig sabihin magkaroon ng opsyon either na itutuloy o kaya ay hindi itutuloy ang kanilang bintahan. No. Unang uri nito ay khiyarul maglis. Ibig sabihin ng khiyarul maglis ay opsyon sa pagpupulong o kaya ay sa kapulungan. Anong ibig sabihin yan? Sa panahon ng ang nagbibinta at saka ang bumibili, habang sila ay nag-uusap para sila ay magbintahan, ibibinta na ng bai at saka bibilhin na ng mustari ang paninda, ibig sabihin, habang hindi sila makapaghiwalay, yun yung tinatawag na khiyarul maglis. Kahit na natapos na ang bintahan nila o kaya ay ginagawa pa, ay ibig sabihin ay yun ang tinatawag na khiyarul maglis, opsyon sa kapulungan habang hindi pa nakapaghiwalay ang dalawang nagbibintahan. Pangalawa ay khiyarul syart. Ang ibig sabihin ng khiyarul syart ay opsyon sa kondisyon. Ang dalawang panig, sino man sa kanila ay magbibigay ng kondisyon na maaari na sasabihin ng isa sa isa na ibabalik ang paninda na ito sa loob ng ganitong araw o kaya ganito katagal. Ang pangatlo, mga kapatid, ay khiyarul aib. Ibig sabihin ay khiyarul aib ay opsyon sa kapintasan. Ibig sabihin, yung bumibili, magkakaroon siya ng opsyon kung sakali ay mayroong defect, mayroong depekto o kaya ay pintas ang kanyang binili sa pamagitan ng pagnapatunayan ito na kung saan ay talagang mayroong pintas o kaya ay aib ang kanyang binili. Unang uri ay khiyarul maglis. Alam natin na ang khiyarul maglis ay yung dalawang panig, yung bai at saka ang mustari. Bawat isa sa kanila ay may karapatan na ibalik ang paninda. Ibalik ang paninda kahit na natapos na ang usapan sa pagbintahan. Kahit na natapos na, nagkaroon na sila ng deal na ibibinta na at bibilhin na, kahit na natapos na yun, ay may karapatan ang bawat isa sa kanila na ibalik ang paninda. Ibig sabihin, i-cancel option madama fil majlis. Habang ang dalawa ay nasa majlis. Yung sinabi natin kanina ay nasa kapulungan o kaya ay nasa council. Nasa panahon na sila ay hindi pa nakapaghiwalay. Ha? Wa ma lam yatafarraka anhu bi abdanihima.
habang hindi pa nakapaghiwalay ang dalawa ang kanilang katawan, no? Kapag sila ay nakapaghiwalay, ibig sabihin sa doon sa kapulungan na iyon, kapag naghiwalay sila, umalis na ang isa sa kanila, ay ibig sabihin wala nang saysay ang tinatawag na opsyon. Okay. Alam natin na ang bintahan sa normal na nakikita natin ay kapag ka may mga kondisyon, ha? May mga haligi na nabanggit natin noon, kapag nangyari yan, ano na, consider na yung bintahan na talagang ano na, mapapasa kanya na at makukuha naman na ng isa ang kanyang pera o ang bayad sa kanyang paninda. Subalit ang Islam, ang Sharia ay pinangangalagaan ang bawat isa, maging ang bae ang nagbibinta o kaya ay ang mushtari ay pinangangalagaan sa Islam, kung saan ay ibig sabihin binibigyan ng pagkakataon na habang hindi pa sila makapaghiwalay ay may karapatan ang bawat isa sa kanila na i-cancel ang kanilang bintahan. Kahit na nakuha na ang pera, nakuha na ang paninda, basta ibig sabihin nasa kapulungan pa sila, hindi pa sila nakahiwalay, ay may karapatan na ibigay o kaya i-cancel ang kanilang bintahan. Halimbawa, nagkaroon ng bintahan dito sa isang malaking lugar na sila ay dito sila nag-usap sa isang kwarto, doon sila nagkaroon ng kasunduan na ibibinta na at bibilhin na. Natapos na. Kapag sila ay, o ang isa man sa kanila, ay lumabas ng kwarto, sabi ng mga pantas, at pumunta doon sa kusina, ay ibig sabihin, consider na sila ay nakapaghiwalay na. Nakapaghiwalay na. Wala nang karapatan ang bawat isa sa kanila na i-cancel kung sa pamamagitan ng ibig sabihin ay kapulungan. Wala nang opsyon sa kapulungan kasi nagkahiwalay na. Kung sa maliit na lugar naman sila nag-usap at natapos na ang kanilang usapan, bintahan, kapag ang isa sa kanila ay lumabas, consider na hiwalay na sila. Okay. Wala nang karapatan ang bawat isa sa kanila na magkaroon ng opsyon sa pamagitan ng tinatawag na kapulungan. Kung halimbawa naman, sila ay nag-usap sa lugar na yan. Pagkatapos nilang mag-usap, nagkasundo na sila ng bintahan. Pagkatapos ay lumabas silang dalawa, sabay silang lumabas dalawa, ay nananatili pa rin ang khiyarul majlis. Kasi dalawa silang lumabas. Natapos na dito sa loob ng kwarto, tapos lumabas silang dalawa, pumunta na sila sa isang lugar, habang hindi sila makapaghiwalay, ay nananatili pa rin ang khiyarul majlis. Ibig sabihin ay opsyon sa kapulungan na baka mamaya magsisi. Yung isa na ayaw niyang bilhin, ayaw na niyang ituloy, may karapatan kasi mayroon pa siyang opsyon, hindi pa nakapaghiwalay. Okay. Pero kung sila naman halimbawa ay nasa palengke, nasa disyerto, o kaya ay nasa barko halimbawa, kapag ang isa sa kanila ay tumalikod na at maghakbang na, lumakad na ng ilang step, ay consider na yun na hiwalay na sila. Kapag mayroong tumalikod na isa na maghakbang na, sapat na, sabi na ng mga pantas, na sila ay ibig sabihin ay hiwalay na. Ibig sabihin ay wala nang karapatan ang bawat isa sa kanila ng tinatawag na unang uri nito, ang khiyarul majlis, ang opsyon sa kapulungan. Kung sakali na hindi pa sila nagkahiwalay pero nagkasundo na sila na tapusin na nila, talian na nila, isilyo na nila o kaya ay pirmahan na nila, na ibig sabihin ay sila ay consider na yon, na ibig sabihin wala nang tinatawag, mawawala na ang tinatawag na khiyarul majlis. Kung sakali na magkasundo sila, na tapusin na nila, isilyo na o kaya ay pirmahan na nila na nagbintahan na sila at natapos na ang kanilang bintahan, nawala na ang tinatawag na opsyon sa kapulungan ayon sa mga pantas
ng Ash-Shafi'iyah. Narito ang hadis na makikita natin na napakainam na hadis na sana ay may sa puso natin ito, mas mainam na may memorize natin ang hadis na ito dahil ito ay madalas ay ginagamit ito sa tinatawag na bintahan pagdating sa ibig sabihin khiyarul maglis, opsyon sa kapulungan. An Hakim bin Hizam radiyallahu anhu qal, ayon kay Hakim na anak ni Hizam, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sinabi ng sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-bay'ani bil-khiyari malam yatafarraqa. Ang bay'an, ibig sabihin ng bay'an, ang dalawang panig, ang dalawang nagbibintahan. Ang bai, ang nagbibinta, ang mushtari, ang bumibili. Bil khiyar ay mayroon silang opsyon. Bawat isa sa kanila ay mayroong opsyon. Malam yatafarraqa, habang hindi sila magkahiwalay. Habang hindi sila magkahiwalay, ay mayroon silang tinatawag na opsyon. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. At kung sila ay kapwa naging totoo, ang bai ang nagbibinta, totoo. Ang bumibili, totoo. Wabayana at binanggit o kaya ay ipinagbigay alam ng bawat isa sa kanila. Kasi sa Islam, kapag ka mayroon kang paninda, kung mayroon doon na diferensya sa paninda mo, kailangan na sabihin mo. Huwag mong itago. Sabihin mo. Kaya sabi ng propeta, kung sila ay maging totoo at binanggit o kaya ipinagbigay alam nila, burika lahuma fi bay'ihima, ay pinagpala para sa kanila ang kanilang bintahan. May pagpapala, may mga blessings. Wa in katama, at kung sila ay kapwa naglihim. Ang bai, mayroon siyang nilihim. Ang mustari, mayroon ding nilihim. Ha? Wa kazaba, o kaya ay nagsinungaling sila. Ang bai, nagsinungaling. Ang mustari, nagsinungaling din. Muhikat barakatu bayayhima, ay mawawala ang blessing, ang baraka, ang pagpapala sa kanilang bintahan. Mawawala ang blessing. Ang mga sahaba, ang mga pantas noong unang panahon, ay makikita natin na kung saan ay kapag ka mayroon silang binili, kung gusto nila ay sinisugurado na nila na makuha nila, maghiwalay na agad. Kasi para sigurado na, baka mamaya mag-back out pa yung nagbinta. Na gusto naman niya yung kon. Na may karapatan naman kasi khiyarul maglis. Tingnan ninyo, An-Nafi, ayong kay Nafi, sinabi niya, wa kana Ibnu Umar. Si Ibnu Umar, si Abdullah na anak ni Umar. Idhashtara shay'an, kapag bumili siya ng isang bagay, yujibuhu, na nagugustuhan niya. Nalulugdan niya ang isang bagay na yon, faraka sahibahu, ay hinihiwalayan na niya ang may-ari noon, ang kanyang kasama. Hinihiwalayan niya, umaalis na siya, kasi nga nagugustuhan niya ang kanyang binili. Ang importante, magkahiwalay sila. Kapag ka nagkahiwalay kayo, pwede ka namang bumalik. At least, nagkahiwalay na kayo. Ayon, ang sinasabi na khiyarul maglis. Inshallah, ipagpapatuloy natin sa ating pagbabalik, sa pagpapatuloy ng ating pag-aral. Maraming salamat.